Magandang araw sa atin lahat. Bago sumapit ang buwan ng panitikan ay makakameron tayo ng pulong para sa atin Buknook Marinduque. At hayaan niyo akong ibahagi sa inyo ang ilang mga slides tungkol dito. So ilang update lang tungkol sa ating Buknook at kung ano po ang mayayari sa mga susunod. So para ngayong quarter, mula Enero hanggang Marso ay ito ang ating ulat. So ngayong taon ay nagdiriwang ang ating pamantasan ng ika-70 taong pagkakatatag. At ang tema natin ay maturity, service, at courtesy. So para sa 70 taon na pagkakatatag ng ating pamantasan, eksakto naman na nabigyan tayo ng pagkakataon na magkameron ng Buknook Marinduque at sa lalong madaling panahon ay magkakameron din tayo ng annex o ng karugtog ang Buknook dyan sa bayan naman ng Gasan. So bilang area coordinator ng Buknook Marinduque ay ilalatag natin sa ating mga stakeholders, sa ating mga board of advisors at syempre sa ating mga kasama sa sustainability team kung ano ang mga nagawa na, ano yung ginagawa at gagawin pa lang sa mga darating na panahon. So para sa 2021 na mga accomplishment, ang Buknook ay gumawa ng proposal at sa mga susunod na araw ay magtatapos na rin ang palugit para sa mga Buknook partner. Kaya magpasa sana tayo para sa pagiging partner ng Buknook. At tayo ay noong nakaraang taon nagpasa nito at swerte naman at tinanggap at nabigyan tayo ng pagkakataon na magtayo ng sarili natin Buknook sa Marinduque. At kaagibat nito, kinakailangan meron tayong organisasyon. Kaya meron tayong Buknook Sustainability Team na binubuo ng ating mga kasama sa MSE at particular sa Extramural Study Center dyan sa Barangay Kapayan, Mugpog, Marinduque. At pag meron na tayong grupo, organisasyon, sustainability team, kinakailangan naman magbuo tayo ng mga programa tsaka mga plano tsaka mga gawain. Kaya ito yung natin plano batay sa National Book Development Board noong taong nakalipas in 2021. At kinakailangan ay maghanap din tayo ng site kung saan natin ilalagak ang mga aklat na galing sa mga publisher at binili ng NBDB at yung iba din naman ay donate sa kanila tungo sa mga Buknook site. At syempre para sa inyong mga libro, para sa mga mambabasa, sa mga komunidad ng mga mambabasa. So yan ang ating mga target beneficiary at para maging sustainable at likas kaya ng ating ginagawa, kailangan din natin ng suporta o tangkilik sa ating mga kasama sa komunidad. At dahil tayo ay nasa pamantasan, nangailangan din ito ng saliksik at pagtitiyak ng pagkakaroon ng iba pang mga kaagapay sa proyekto na ito. At may mga kasama din tayo mga kwentista, mga storyteller at mga book reader. So yan yung mga nagawa natin noong taong 2021 simula Hunyo hanggang Disyembre. At ngayong taon, 2022 naman, ito naman ang ating mga kasama doon sa sustainability plan pero hindi pa natin natatapos kasi nagsisimula pa lang naman ang taon, unang quarter sa taong ito. So kailangan natin masimulan o maipagpatuloy ang ating mga ugnayan sa mga potential na mga stakeholder. So ganyan din ay kailangan natin pag-ibayuhin pa yung ating mga nasimulan
doon sa ating mga kasama, mga nakikibahagi mula sa lokal na pamahalaan, maging sa mga civil society o mga pribadong mga organisasyon. At kinakailangan natin magsagawa ng mga fundraising ng mga gawain para may taguyod pagkatapos na maibigay ang mga libro ay may pagpatuloy pa yun natin mga gawain sa Booknook. At syempre, tuloy-tuloyan natin promotion, pagpapakilala, at sa katunayan, humingi tayo ng kaunting tulong sa kagawaran ng edukasyon para mabigyan sana ng memo ang ating mga guro, yun ating mga pinuno, mga administrador sa paaralan para mapapunta nila ang kanilang mga estudyante, mga magulang, syempre at mga guro din na pwedeng makibahagi sa komunidad ng pagbasa. At siguro hindi naman pansamantala itong proyekto na to, kaya kailangan ay pang matagalan din yun natin pagpaplano. Siguro sa mga susunod ay mas marami pa tayong mga kasama, at kung mas marami tayong kasama, mas marami din mga biyaya ang maaari natin matanggap. So ito yung mga ginagawa natin sa kasalukuyan, at sana ay mapagplanuhan pa natin na mas masusi sa mga susunod na panahon. Nakalagay naman sa ating terminal na ulat, ito yung mga pinakang highlight, so yung mga tampok na mga gawain. So kagaya din nun sa sustainability plan, so nagkameron lang ng garagdagan na detalye. Kagaya noong liham na pinadala natin sa National Book Development Board, intention natin na magkameron ng Booknook, kaya hinihikayat natin ang lahat hanggang hindi pa tapos ang deadline na maging Booknook partner tayo. At sa noong nakaraan na Agosto, buwan ng wika, ay kasabay ng ating Board of Trustees na pulong, naaprubahan yun natin Memorandum of Agreement o kasunduan sa pagitan ng MSC at ng NBDB. Tama-tama, palagay ko mamayang gabi o bukas ay meron na resulta yung natin na BOT meeting diyan sa opisina o tanggapan ng ating bagong mga pinuno sa Board of Trustees ng MSC. At buwan pa rin ng wika noong August 19 ay kaarawan ni Manuel Luis Quezon, at ito yung natin episode na nakatoka sa atin tungkol sa tuklas dunong, at nabigyan tayo ng pagkakataon kasama ng ating kwentista at katutubo sa Bataan. Nagkameron tayo ng chance na ipaliwanag ang ating ginagawa at nagawa at gagawin pa sa kaysa sa sining at syempre sa ating creative hub. At noong August 25, wala pang isang linggo, ay nabigyan na tayo ng memo galing sa atin na Pangulo ng para sa sustainability team na matiyak na hindi lang area coordinator na dito at hindi lang board of advisors, kundi meron talagang gagawa ng mga plano na to mula sa MSC, particular sa MSC Extramural Study Center. At dagdag ba dito, noong September 10 naman ay nagkameron tayo ng simula ng ating storytelling session. So nagkaroon tayo ng master storyteller na mula sa Marinduque National High School na kasama natin sa pulong na to, si Ma'am Lani. At nagkameron din siya ng mga kwentista, mga apprentice, kagaya ni na Joshua tsaka ni na Miss Jimmy Lee. So mula sa Bicaet at galing sa Institute of Arts and Social Sciences. At noong October 9 ay nagkameron na ng kaunting pagtatapos pero pagsisimula din ng mga output ng ating mga nasanay ng mga kwentista. At sa katunayan, yung isa natin kwentista ay nagkameron pa ng live na session, hindi recorded, sa isa natin mga partner sa isang preschool
sa Marinduque at sana ay madagdagan pa itong mga ganitong klaseng pagkakataon at binigyan tayo ng idea ng ating board secretary na kailan lang ay bumisita sa ating buknok sa Kapayang, sa Mugpog, pwede natin itong dalhin mobile, parang buknok on wheels kasama ang ating Pangulo mismo. At noong October 14 ay nagkameron tayo ng tsansa na makadaupang palad ang ating tagapangulo ng NBDB, si Francis Dante Ang ng Manila Times at ganun din ng NBDB. At kasama natin dito ang mga taga-division office at ganun din sa lokal na pamahalaan ng Mugpog para lalo silang mapamilyara sa at paghahanda na rin ito sa pagbubukas ng buknok site sa Marinduque. At nga noong November 24 ay formal ng inilunsad kasama ng iba pang buknok site ang buknok Marinduque. So nagkameron ng virtual na paglulunsad na doon sila sa Los Baños at yung iba pang mga buknok site sa buong kapuluan ay sabay-sabay din na nakibahagi sa ritual ng pagpapasinaya. At ngayon, darating na bakasyon, magkakameron ng isang component o isang bahagi ang NBDB na tinatawag na Hibla Local Pilipina. So meron niya summer arts workshop para sa mga bata at meron ding yamang lokal kaalamang bukal sa buwan naman ng Oktubre at Nobyembre. So ano ba ang inaasahan dito ng mga kahingian? So kaya hinihingi natin ng tulong ng ating mga kababayan, mga Mugpugenyo, yung mga taga-karatig na mga lugar. Bukas po ang ating buknok hanggang Sabado, Lunes hanggang Sabado. Kasama po ang ating co-area coordinator at Mugpug Extramural Study Center na administrator si Dr. Gerald G. Gutierrez. So dyan po siya tumutuloy, kaya anuman oras ay pwede kayong pumasyal sa Barangay Kapayang at makahiram kayo ng mga libro basta kayo ay magpatala para makuha natin ang ating mga datos at mga kinakailangan natin sa ulat. At ganun din, nakapagpasa tayo ng terminal na ulat at sa katunayan ay nasa website na yan ng msc.marinduque.edu.ph. At pangatlo, ito ang medyo mabigat pero kakayanin naman sa tulong ninyong lahat at syempre ng ating mga board of advisors at mga stakeholders, mga kwentista at syempre ng ating mga kasama sa sustainability team. So hindi bababa sa 100 na mga humiram ng libro. So binibilang natin yung humiram, hindi lang yung bisita at hindi lang yung libro. Sana ay bago matapos ang mahal na araw o Kwaresma sa Abril 15 ay makompleto na natin kung hindi man ay malampasan pa yung kahingian na hindi bababa sa 100 yun humiram ng mga aklat dito sa Buknok Marinduque. At ang mga book site natin ay merong permanenteng staff. So hindi man permanente ay palaging nandoon sa site. So palagi naman nandiyan si Dr. Trigi at nandiyan din si Mr. Mucha na support staff natin sa Extramural Study Center. So kasunod ay kinakailangan ng mga NBDB kaya meron tayong ganitong pulong kasama ang Board of Advisors, kasama ang ating mga kwentista, kasama ang ating mga stakeholder. Kasi kailangan din natin ng katitikan o minutes of the meeting. At ganun din ay magagawa din tayo ng accomplishment report kung ano ang ating natapos ngayong quarter. Pang-anim, magkameron ng programa o schedule ng palihan. So nagbigay na ng mga pangalan at mungkahi kung sino natin pwede maging artist trainer. So nandiyan si Mang Anto Munti Agudo kung pwede siya, kung alin man site, kung sa Mugpog o sa Gasan. At nandiyan din ang ating kasamahan ni Ma'am Lani na graduate diploma din in cultural education na
batch 1. So si Sir Jerry Lockdown tsaka si Sir Dennis iba, Sir Dench. So para tumulong sa atin. At dahil mga guru na rin naman sila, malaking tulong na sila din ang gagawa ng workshop module at ng gabay sa pagsasanay. Kasi ang ating mga kalahok dito ay mga bata. So kailangan ay meron tayong akma na lapit o approach. At panguli, meron tayong transmittal na liham. Nagsimula talaga ito sa intent letter. Ngayon ay ganun pa rin. Kailangan pa rin natin sumulat. At hindi ako nagdududa na bibigyan tayo ng 100% na suporta ng ating Pangulo, si Dr. Dodi, na pumirma din naman sa kasunduan. Kaya tuloy-tuloy na itong ating ginagawa na Buknok Marinduque. At ano yung inaasahan dito sa Hibla Local Filipina? So hindi bababa sa 8 klase na merong 1 hanggang 3 oras. Kagaya ng nabanggit natin sa isa sa ating mga board of advisor, si Dr. Ato. So para itong kalahati ng isang semestre sa isang trisem na para lang, kagaya ng pamantasan ng De La Salle. At para din graduate school, so 3 oras kasi isang beses lang sa isang linggo na nakikita ang mga guro at ang mga mag-aaral. So ang proyekto ay hindi din bababa sa 4 kaya merong konting grace period. So May hanggang June. So pwedeng kalagitnaan ng Mayo hanggang kalagitnaan din ng June. Pero hindi bababa sa 4 siguro. 2 sa Mayo, 2 sa Hunyo. Kung bakasyon naman ito, pwede naman dire-diretso. So, kinakailangan din ng 20 na mga masasanay dito, mga bata. So, pwede naman natin hatiin 10 sa Gasan at 10 din sa Mugpog. At syempre, kung gano'ng karami yung mga kalahok, ay gano'n din karami yung mga output ng mga painting o drawing. At syempre, ang inspirasyon nila dito ay yung mga libro na ginagamit natin sa Buknok. At bahala na ang Buknok Marinduque sa Mugpog at ang ating Buknok Marinduque Annex sa Children's Library sa Mahunig kung sino ang pipiliin natin na pinakamahusay sa mga kalahok natin. So patatakbuhin natin ito at syempre kasama natin yung mga kwentista kasi sila magpapaliwanag at magbibigay ng mas higit na lalim sa mga kwento. So kagaya ng kwento ng MSC. So ang MSC ay 70 taon na. Kaya nung nagsimula siya noong 1952, masat pa siya. At noong 1983 ay Marinduque Institute of Science and Technology at noon lang 1992 naging Marinduque State College. At noong 2019 ay naging batas na, na isa batas na ang pagiging pamantasan ng MSC. At bilang solidarity at pagkikilahok sa mga gawain sa 70 taon ng pagkakatatag ng maturity, service at courtesy ng MSC. Sa darating na Abril, buwan ng panitikan, meron tayong tertulya sa panitikan. At ganun din sa sumunod na buwan, mula Mayo 29 hanggang 31, ay meron tayong joint seminar on local heritage preservation. So nabanggit nga ni Sir Dodi, gawin natin itong pambansa at gawin natin itong konferensya. Pero huwag tayong mag-alala kasi sa darating na Hunyo, nandiyan nakakonsentrate ang ating mga gawain. So simula pa lang ng Hunyo sa June 3, magkakameron na tayo ng soft launch ng ating microsite. Kaya antabayan na niyo yung mga detalye niyan. So soft launch o paglulunsad, well, hindi pa hard copy, ano pa lang, soft copy. At nandiyan sa website natin yun makikita. At ganun din, isang linggo pagkatapos, sa June 10 ay magpapalabas naman tayo ng premiere ng mga ginagawa, ini-edit na video documentary tungkol sa 70 taon ng MSC. At sa darating na June 17, ang ating coffee table book, magkakameron siguro tayo ng isang hiwalay na
gawain at paglulunsad para sa prototype nitong libro na to. At kung mabiyayaan tayo, pwede natin yan i-reproduce ng kahit 70 kopya muna. So sa darating na June 21, yan ang ating pagbubukas ng collection natin ng University Museum na inaprubahan ng ating framework, ating timeline at ang ating staff sa management committee meeting at sana ay sa panahon na to ay maganap na pamantasan ng ating paaralan. At sa darating na Oktubre, lalabas ang ating call for paper sa 44 na komperensya, pandaigdigang komperensya ng Anthropological Association of the Philippines o Ugnayang Pang-agham Tao na may paksa at tema na kapuluan or anthropology in the archipelago. At sa darating na Disyembre, bago matapos ang taong kasalukuyan, ay quadricentennial naman ng muling pagkakatatag ng Bayan ng Buwak, ang kabisera ng ating lalawigan. Kaya antabayanan po natin ang mga karagdagan na detalye at anunsyo at sana ay makilahok tayo dito. So, sampu ng ating mga kasama sa Board of Advisors, sa ating mga kasama ng mga kwentista, mga miyembro ng Litera Club, mga mag-aaral ng Institute of Arts and Social Sciences, at lahat ng mga stakeholder ng Buknok Marinduque, advance na bati ng buwan ng panitikan. So ito ang ating buwan. So bago ko makalimutan, pati nating katuwang sa matagal na panahon ng MSC Litera Club na makakasama pa rin natin kahit ano mangyari taon-taon, kahit pandemya, itutuloy pa rin natin ang mga gawain pagbuwan ng panitikan. At tulong ito para sa Buknok Marinduque at sa pagtatayo ng mga komunidad ng pagbabasa. So yun lang muna. Maraming salamat at pagpalain tayong lahat.